to share that just this week, I heard, you know, 3 suicide stories or cases. And it really breaks my heart na malaman na and alam mo yun, it's getting worse. And I just want to encourage every one of you who's watching right now, if you feel depressed, if you feel like dying inside, if you feel like you're hurting, na hopeless ka na, na feeling mo walang nagmamahal sa'yo, feeling mo walang nakikinig sa'yo, feeling mo ikaw na lang sa mundong to, gusto mo lang magkulong sa kwarto, gusto mo na lang walang kausap, you just want to isolate yourself. This one word that just pumping to my heart right now. Na minsan may mga pains talaga na darating sa buhay natin para, you know, ihatid tayo sa greatest, you know, joy or promise ng life natin. May hindi mo pa maintindihan ngayon bakit nangyayari yun. And sometimes may mga closed doors talaga para mas may marami pang doors na mag-open. So please do not give up. I mean it. Huwag kang sumuko. Instead of thinking of that, you know, that scenario na nagpapag-give up sa'yo ngayon, why not think of kahit pinakamaliit na rason, no, bakit kailangan mong lumaban? I know you're in pain and you're thinking to end your life right now, but I just want to give you an illustration. What if you end up your life, you know, biglang humarap ka sa Diyos, tapos pinakita niya sa iyo yung fast track ng buhay mo na, anak, ito dapat yung mangyayari sa iyo kung hindi mo tinapos yung buhay mo. Dapat ito yung mapapangasawa mo. Dapat ito yung magiging mga anak mo. May mga naghihintay sa iyo. Tapos pinastrack niya, tapos pinakita niya yung mangyayari in the future. Diba? So, I want you to think of that scenario na sana, wag mo sayangin yung buhay mo. Because, you know, just your life is more than, you know, a person. Your life is more than that heartbreak. Life is more than what you're feeling right now. Because hindi naman parating malungkot, hindi naman parating failure. Asahan mo, every after failure, may victory. Or every after loneliness, may happiness. It's just a season. Bakit mo, di ba, ipuputulin yung buhay mo dahil lang ito lang yung nararamdaman mo ngayon? Alam mo ba na mamaya pwedeng magbago pa yung nararamdaman mo? At pwede pang umayos ang lahat. Here's the word again, do not give up. Because there are so many people who loves you. Diba, paano na lang pag pinutol mo yung buhay mo, mas maraming masasaktan. At hindi pa dito, hindi lang dito nagtatapos ang lahat. So, for those people who are, you know, feeling this pain right now, I'm telling you, it's not the end. It's not the end of life. Ngayon lang yan. Nararamdaman mo lang yan ngayon. Pero hindi yan magtatagal. Okay, so that's it. And tomorrow is another day. Bumangon ka. Kumausap ka ng mga taong alam mong makakatulong sa'yo. Better if you can find a community who would strengthen your faith, who would strengthen your relationship with the one who created you. Find your identity again, not to the people around you, but to the persona who gave you that life, and that is the Lord. Ang sagot sa depression is what? Wala nang iba kundi what? It is, you know, asking God to fill in love, and you can only find that, no, hindi sa ibang tao, pero sa Diyos. So, kaya mo yan. Ngumiti ka ngayon, di ba? Find joy. Tumingin ka sa paligid mo. Maraming
rason, maraming dahilan para maging masaya, bigay mo lang yan sa Diyos. Give it all to Him. And let God heal you. I just want to pray for you right now. If you feel like you're so depressed, you're so down, you're so hopeless, hindi mo na alam kung anong gagawin mo, hindi mo na alam kung ano yung mangyayari sa mga susunod na araw, just close your eyes right now and let, you know, the love of God touch you and let the love of God fill you right now. Pray for you, Lord. You know this person was undergoing, Lord God, deep depression, deep agony, deep loneliness, Lord God, in our heart, in their hearts. And I know, Lord God, na Lord, alam ko, naniniwala ko, Lord God, na hindi to magtatagal. This is just a season. Touch his or her heart. You hug him or her. Yakapin mo siya ngayon. Kayaan mo, Lord God, na maramdaman niya lang yung unconditional love mo. And Lord, I just pray, Lord God, that hindi, never na kami, Lord God, na maghahanap, Lord God, ng fulfillment sa tao, sa bagay, sa career, Lord God. Or never ever, Lord God, na namin iko-compare yung sarili namin sa iba. But right now, Lord, we will just focus on you. And Lord God, ngayon, Lord God, fill in that love tank. Fill in, Lord God, that heart that is, Lord God, that is empty. And Lord, niniwala ko, Lord, pag ubus itong nararamdaman namin, that's the time you fill us up. Pray that for this person, you fill him or her right now. Touch him or her. And Lord God, tanggalin mo lahat ng depression, tanggalin mo lahat ng kalungkutan, tanggalin mo lahat ng takot. Any spirit that is not from you, Lord God, we cancel it, Lord God, and we just lift it up to you, Lord Jesus Christ. You are renewed, you are strengthened, and your life is for God alone. In Jesus' name. Ngayon, Lord God, tinatanggal namin yung mindset namin, tinatanggal namin yung thoughts, Lord God, yung thought, Lord God, of killing our own lives. We cut it right now, God. At never na namin yon may isip. Never na namin, Lord God, yun tatangkaing gawin. Never na namin, Lord God, yun gagawin. Lord God, I just pray, God, that you just pour out life. Pour out life, Lord God. Pour out life, Lord God, right now to this person who's listening. Thank you, Lord Jesus Christ, because you are a God of breakthrough. And right now, you are setting us free from any death, from any spirit of depression. You're free right now. Receive it in Jesus' name.